Ano po yung mga pinost niyo po, ma'am? About sa tatu, sabi ko sa kanya, anong binayad mo dyan? Kasi po kinabukasan, wala naman pong pera yung tatay ng anak ko na nagpunta dito eh. Ito totoo naman po, may nangyari po ulit sa kanila nung mismong tinatuan niya nung gabing yun. Jasmine, doon daw kayo nakikita nitong si Christian na boyfriend niya. Hindi po. Papansin ko talaga yung lalaki na yun. Kung sumatawag sa akin, gumagamit po siya ng ibang account. Ah, kinukulit ka. Opo. Journey got it? Base po din sa sinabi ng respondent natin na si Erica kanina, na yung post niya was malicious. Dahil ang only intent niya po is mapahiya yung bata. For her, sir, meron habol yung minor natin. 2 counts po of cyber libel and possibly 2 counts din po ng child abuse. Sabi po ng anak ko, matatawarin daw po niya kasi yung anak daw po nila kawawa, walang mag-aalaga. Mabait naman itong bata to. Wow. Jasmine, pasensya na sa lahat ng pagpo-post ko. Sana mapatawad mo ako doon. Subukan nating pag-ayusin po kayo sa barangay at magkakaroon kayo ng agreement na wala ng parinigan sa social media. Okay. So, syempre, bigyan natin ng pagkakataon itong si tatay ni Jasmine, para makapagsalita dahil wala siya noon nung na-airing nga itong complaint ng kanyang mag-ina. Grabe po makapanlait. Hindi bukal sa loob niya na tumatawa-tawa pa nga. Tinitignan ko yung video hindi ako papayag dun sa public apologies na sinasabi ho nila. Tutuloy po namin to. Habang buhay na namin ho dadalhin tong kahihiyan eh. Dala po ng galit. Kasi po, ayoko din po ng sirang pamilya. Jasmine, kayo ba? Napag-usapan niyo ba, syempre, bilang pamilya na ganito na yung mangyayari? Tutuloy na lang po yung kaso. Tuloy din po. Saka nababalitan ko nga na kahit nga raw makulong siya, mayaman naman daw siya, kaya niya makapagpiyansa. Ito, baka pwede naman na magpasensya na lang ako. Tapos may... Pwede naman, sabi po naman ni Sir Rapi na pag umulit pa ako dyan kay Jasmine, pwede yung ako na yung baka pwede pong ganun, pasensya na lang po. Pasensya po sa lahat ng nangyari. Diyo, tuloy na lang po. Habang buhay na namin, dadalhin niya ang na yan. Para alam nila kung pinapanood ko yung grabe kayo makapanlait eh. Paribasa, mahirap lang kami kaya sir, ginaganito nyo kami. Hindi. Ganun sir, yung gusto naming palabasin sir. Kasi may usapan naman na po sir, baka pwedeng ganun na lang sir. Hindi, kahit mahirap kami, may kami na hindi. Habang buhay na namin dadalhin yan. Tinanong lang ho. Panoorin ninyo yung video para makita ninyo. Doon po sa video na napanood nyo, sino po doon sa kanilang dalawa yung hindi nyo nagustuhan? Si Erica. Si Erica po. Oh. Okay, kung itutuloy po yung kaso sir, kanina po kay Erica lang po ba? Kay Erica. Kayo po ma'am. Si Erica po yung masyadong nanlait. Tapos, siyempre, sa dami ng posts, may mga nag-comment na ipapatira nga daw po. Meron pa po siyang minimension ng mga lalaki na ipapatira yung anak ko. Ma'am, tapos naman na po kasi yun, ma'am. Di ba? Napag-usapan na po sa tool po yun, ma'am. Tapos na nga, pero hanggang ngayon, may mga nagko-comment pa rin. Nakikita namin ang babastos. Isipin mo yung anak ko ipapatira sa ibang lalaki. Ma'am, di mo napag-usapan na po natin yung sa... live na yun, ma'am. Hindi nga, kahit pa na pag-usapan ninyo eh. Inaasahan ko na lang po kasi ngayon yung patawad nyo po. Para maramdaman rin ninyo yung ginawa ninyo. Hindi ko, sir. Wala po kung gusto ko lang po ngayon sana. Maayos na ho. Ma'am Erica, willing po ba kayo na humingi ng tawad? Kasi ang naririnig lang namin itong side ni Christian na humingi ng tawad sa kanila. Ayaw po naman nila kasi na tuloy daw po kayo mag-sorry. Eh, hindi naman po ako sasalita. Siyempre, mas maganda pa rin na may usapan tayo. Ito, sa kanya, humingi siya ng tawad ngayon pa lang para kung maayos. Kayo po ba? Sige po, dito po sila, ma'am, para kausapin niyo. Para hindi na lumaki. Ano pong gusto niyong sabihin? Hindi po salita. Salita po kasi siya ng salita ng ko . Pinatawad ko na nga siya . Masyado kasi siyang matapang . Tapos ngayon iyak-iyak siya dyan. Hindi niya po kasi alam yung mga sinabi niya dun sa kundi daw po ako bubuka. Yun po. Kaya gusto ko po ituloy. Mayabang din po kasi. Naawa po ako sa kanila pero hindi sila naawa sa akin. Ang tungkol sa bagay na yan, may mga paghisisi po ba kayo sa mga nasabi niyo sa ere? Bukod sa minor ito, yung facial reaction niyo nga po, yung hand gestures niyo, nagmaganda pa kayo ng kamay niyo.
May pagsisisi po ba kayo sa mga nasabi niyo yun? Kasi ang hinihiling na naman po ng pamilya ang to public apology lang. Nagawa ko lang naman po kasi galit ako. Kahit sinasabi po niya na hindi kami kasal, may anak kami. Siyempre ayoko naman po ng ano. Kasi lumaki na po kaming walang tatay. Pati hanggang anak ko pa po ba. Kaya ganun ako magalit. Nadala lang po ako ng galit. Siya po unang nagka-boyfriend, alam naman po niya. Ito nga po may mga picture sila dito. Siya po unang nagka-boyfriend kaya hindi ko po sinira yung pamilya nila. Silang dalawa sumisira sa pamilya nila. Pictures po kasi ngayon, may mga dalang ebidensya, pinrint itong sila Jasmine. Pero ang lumalabas, meron daw pang karelasyon si Jasmine. Nauna daw si Erica na magkaroon ng karelasyon na iba. Siguro nung nag-boyfriend siya, gumanti tong isa, ginawa niya tong anak ko, naggantihan. Kaya ang ginawa naman ito, nung nalaman nung Erica may jowa na pala tong jowa niya, dito siya nagalit. Pero dapat, nagalit din siya sa asawa niya, pinos. Sana yun na lang yung pinos niya ng pinos, huwag naman tong anak ko. Di ba nila naisip yun? Ibang tao na yan eh. 7 months ago na po yan. August 23 po may nangyari sa kanila. Yun nga po yung tinatuan na niya, pambabae. Okay na po kami nun. Tagal na po yun, labas po yan. Ang pinagagalit ko po, nitong August 23, nung wala po siya nawawala, nandun po pala sa apartment na kinuha nito. Tinatuan niya, tapos umamin po siya na may nangyari sa kanila nung gabing yun. Tapos ito po, umamin na po sa akin. Kaya po, naipost ko siya. Bakit galit ka sa kanya, pero itong kinakasama mo, itong boyfriend mo, na may ginawa din namang di maganda, pero bakit sa kanya ka lang galit na galit? Siya po yung nagsabi sa akin ng lahat, umamin siya. Kasi po, siya niloko po niya ako. Sabi po niya, iba yung nagtato sa kanya. Taga Manila daw po. Kaya po, inaway ko na naman po siya ulit. Kasi binilog-bilog po niya ako para hindi ako magalit sa kanya. Para di lumaki. May chat nga kayo, di ba? Ayaw niya aminin sa'yo. Kaya po siya umamin kay Erica na siya po yung nagtattoo sa akin. Kasi po ano, sinumbong ko po siya kasi naggumagamit po siya ibang account para tumawag-tawag sa akin. Kaya sinabi ko po sa kanya. Tapos ngayon siya po yung umamin na tinatuan niya ako. Tapos sinasabi niya po yung bayad ko daw po yung sarili ko. Di ko naman babayad sa sarili ko, siraba ulom. Di ko sinabi yung bagay na ganun. Sabi ko, wag mong aminin. Pero nung pinagpo-post ka niya, di ako nagsasalita kasi akala ko, sinabi mo lahat ng totoo. Di ba nagbati pa nga kayong dalawa? Pero Christian, may sinabi ka sa kanya na wag aminin. Sinabi ko pong wag niyang aminin na ako po ang nagtato. So, ang kinakagalit niyo ma'am is yung pag-isinungaling niya, pero in the first place, ang nagsabi pala sa kanya na wag aminin, itong kinakasama niyo. Pinagdadamutan na ako sa bata, kaya din nasabi ko yun. Di na ako nakakapunta, di ko po nakikita yung anak ko. Kaya sinabi ko rin yung totoo. That is, magagawa ko ng paraan para maayos ulit kami. Post po siya ng post na bayad ko daw po sarili ko sa tato. May pambayad ako, di ko kailangan gamitin sarili ko para sa tato. Ba't walang pera si Klama kinabukasan? Kasalanan ko kung wala siyang pera. Baka ginastos niya sa iba, ba't di mo itanong sa kanya? Isipin mo din kasi yung mga sinasabi mo bago ka magsalita. Pero ma'am, sana dito nga tayo sa barangay para maayos. Pero willing pa rin po ba kayo na maayos? Opo. Nagpapakumbaba na po ako. Nangako po ako hindi ko na po ulitin yung pagpo-post ko sa kanya. Sana po matapos na to, maayos na. Sana po patawad niyo ko. Father? Ako kasi dati, nung unang post niya, nakiusap po ako sa kanya na tigilan. Kasi nakakahiya yung ginagawa, di ba? Nagpo-post ng Jasmine po ng taon. Ang binabayad mo sa tato, yung ibaba mo. Siyempre sa akin bilang ina, hindi, tuloy na lang para malaman rin nila yung sakit na ano. May mga taga sa amin po. Binabastos siya. Hindi siya makalabas ng bahay. Kasi iba yung tingin sa kanya. Huwag niya kasing bubuka ka. Yan po yung sinasabi ng iba. Hindi na nasabi ko sa anak ko, huwag na lang po namin pansinin. Usapin ko lang muna kung pwede at ipaliwanag ko lahat, no? Ako'y ginawa ko lahat ng magagawa ko at pinakiusapan ko sila. Ipiniliwanag ko sa kanila ang higit ng tama. Kaya lang po ay talaga nasaktan ata yung pamilya ng minor. Hindi siya makapagbigay. Sabi niya, itutuloy niya. Ito namang dalawa ay ihigi ng patawad kahit anong gawing patawad, kahit lumuhod,
papayag. Ngayon lang po, ewan ko pa rin kung anong mangyayari sa pag-uusap nila ngayon. Sana po, magkasundo na rin. No? Di ba, pwede naman po ano na lang. Sorry po. Nalagawa niya. Ay, siguro na dalalan din po talaga siya ng galit, tay. Ako na po humingi ng pasensya. Pasensya po sa inyo. Sana mapatawad niyo pa po siya. Kawawa po yung anak namin kung ganyan. Naintindihan ko naman din po yung nararamdaman niya. Tatay din po kayo. Ate Jane, sana mapatawad niyo po ako. Nanay din po kayo. Alam niyo po yung mahirap din po yung ano. Yung hindi po ang pamilya. Kahit sa anak ko na lang po. Kahit di na po sa akin. Kasi wala po pag-iwanan yung anak ko. Hindi po pwede sa kanya. Kasi mapapabaya din po. Alam ko pong nagkamali ako pero patawarin niyo po ako. Kasi dala lang po talaga ng galit yun. Kasi nanay din po ako. Gusto ko lang po ng buong pamilya. Kaya nagawa ko po yung ganun. Kahit para sa anak ko na lang po. Pasensya na po sa nagawa ko. Hindi ko na po ulitin yun. Sana po matawad niyo ka, Ate Jane. Pasensya na po sa nagawa ko sa anak niyo. Gusto ko lang po ng buong pamilya kasi po lumaki po ako. Wala akong tatay. Ayoko na po maranasan ng anak ko yun. Buti nga po kayo, buo kayo. Kami po hindi. Kaya ganun na lang po yung galit ko. Sana po maintindihan niyo din po. Nanay din po kayo. Niisip ko lang po yung anak ko. Pasensya na po sa nagawa ko. Hindi na po maulit yun. Yun lang po. Wala akong masabi. Nay, hindi po ba natin kaya nabigyan ng pagkakataon nito? Para ang hirap tanggapin ang sakit na yung bata lalaki. Wala yung nanay. Tapos, yung diwa ng Pasko din niya mararamdaman. Sorry, nadadala ako. Dahil wala yung nanay niya. Kaya ito po yung sinasabi niya ngayon, kung babibigyan natin ng pagkakataon, kahit isang pagkakataon na lang daw, na pag naulit pa, pwede niyo na siya ipadampot. Sana mapatawad niya na ako. Okay, para kay Calix na lang din, huwag na sa akin. Sana magkaayos tayo katulad nung nakaraan, na halos para na tayong mag-best friend. May papangako mo ba na hindi mo naulitin yung pagpapahiya? Opo. Para po sa mga nagko-comment sa post ko, sana wag na kayong magko-comment dahil nakalalong lumalala din. Long. Mas okay din niya nagpapakumbaba kahit masakit yung ginawa niya. Naiisip din niya yan balong araw. Naguguluhan din po ako, hindi ko nga po alam kung itutuloy ko o paano. Naguguluhan din po ako kasi mamaya pagsisihan namin na bigla na namang umulit po ng umulit siya kasi dati nakiusap na po ako na wag uulitin pero paulit-ulit pa rin po siyang post ng post. Sana yung pagsusorry mo, sincere ka, wag mo nang ulitin. Nangako na po, hindi ko na po ulitin yun. Sana po mapatawad niyo po ako sa nagawa ko sa anak po niyo. Naman kita kasi ako lumaki din ako. Walang ama, walang ina. Yan, intindihan ko na aawa ako sa anak mo. Hey Jasmine, ikaw ba anong masasabi mo? Okay lang po. Basta yung ano po, yung mga ibang nagsasalita ng ano. Napokpok daw po ako dahil ito na panood nila. Hindi naman po nila alam yung totoo pero makapagsabi mo na mga pokpok sa akin. Yan lang naman po yung ayaw ko dun eh. Paglalabas ako, sabi nila, kundi ka ba mukha? Ganyan-ganyan yung sinabi niya. Okay lang naman po sa akin kasi nga naawa ko eh. Kali kasi hindi naman po iba sa akin yung bata eh. Yan lang po yung ayaw ko yung kahit po mapalalaki, mapababae dun sa amin. Sabi, pokpok daw ako kung ano-ano sinasabi sa akin. Yan lang naman po yung ayaw ko dun eh. Siyempre nasasaktan ako kasi hindi naman ako ganun tao pero sinasabihan nila ako. Siguro sa tingin nila ganun ako kasi ganito ako, may tattoo ako. Ayoko lang kasi nasabihan nila ako ng ganun. Mabait akong tao yung ginaganon nila ako.
Sa totoo lang, ayoko naman na talaga silang ipakulong. Madami pa nga akong alam sa kanila pero hindi ko na sasabihin kasi gusto ko buo yung pamilya nila. Sana huwag mo nang ulitin sa iba, ilang beses mo na ginawa yun sa ano, sa ibang babae na itong si ano. Nangangako po ako, Ate Jay, na hindi ko na po ulitin yun. Pag naulit po yung kahit wala na pong usap-usap, padampot niyo na lang po ako agad. Salamat po. Pasensya na rin, Jasmine, hindi ko na ulitin yun. Sa akin lang talaga, talaga itutuloy ko eh. Kaya lang eh, isa lang dalawa, ano eh. Kaya pag inulit mo pa talaga yan eh. Kung sa akin lang talaga, tuloy to kahit na anong mangyari. Hindi na po talaga. Ako, eh, anak ko yan eh. Paglalaban ko kahit patayan yung mga yan. Pasensya na po talaga, sir. Ano po humihinta po sa akin? Paano mapatawad nyo? Naintindihan ko po nyo. Yung lulob nyo, sir. Ano ang mapatawad nyo sa sir? Salamat po sa aral na nangyari ngayon. Salamat po. Salamat po sa inyo. Salamat po. Anong pinagsasabi ni Eric alam? Pasensya na talaga. Nadala lang talaga siya ng init ng ulo niya siguro. Sorry. Sino po. Huwag na lang nila ulitin. Tsaka, pero okay na po. Yan, huwag nyo na lang ulitin. Una po ay nagpapasalamat ako sa ating Aman Diyos dahil hinipo kayo sa ating pag-uusap. Kaya po ang aking hiling ay isa lang. Sana po yung pagpapatawad ninyo at yung mga naganap sa inyo, patnubayan kayo ng ating Aman Diyos at ang Diyos ang siya magpatakbo na inyong buhay. Muli po, magandang hapon sa inyo lahat. Sa pag-aharap ng dalawang panig sa tanggapan ng punong barangay, sila ay nagkasundo na. Nagpahayag ang ikalawang panig ng kababaang loob at paghingi ng patawad sa unang panig at ito naman ay tinanggap ng paghingi ng patawad. Nagpahayag ang ikalawang panig na tigilan na ang pagpo-post sa social media. Nangako rin si Christian Cloma na lalayuan si Jasmine Nuida. Ang usapin na ito ay tinatapos na at sinasarado na sa araw na ito bilang patunay lalagda po sa ibaba ang unang panig at ang ikalawang panig. Rapid tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan. Dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tultukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon. Papasalamat po kami kay Sir Rapi sa tulong, sa lahat po ng oras na ibinuhos niya sa amin. Maraming maraming salamat po. At hindi po kayo tatalikuran ni Sir pag sa kanya po kayo lumapit. Kaya Sir, pagpalain po kayo ng Panginoon. Thank you po kay Sir Rapi. Salamat po sa tulong niyo. Salamat Sir Rapi. Marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong pinalik mo ang ngiti sa mga labi. Binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng ustisya. Mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira. Mga pinagbating kaibigan na nagkaingitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan.